Hello, Ragnarok fans! Welcome to another weekly update video for my assassin! 220,000 in combat power! Still, F2P, hampas lupa only! Diba? And, ranking check ka tayo! Uy, diba? Gumagana pa rin yung ating yung ating dummy power daw eh. So, okay. Dummy power. Kung dummy power, wala akong pake. Basta 220,000 top 10 thief in our server. Ganun yun. And itong build ko ngayon, itong madi-discuss ko, at least sa early game is, pure PvE. Kasi iba yung balak ko about my PvP build, especially as in F2P. Talagang kailangan mag-adjust on my PvP build. Pero saka na yun kasi ang goal natin ngayon, mga assassin, is igapang yung ating level papuntang max level. And then, i-farm or i-grind yung ating mga pang-grinding na items. And after that, once na nakuha na natin yun, or ako personally, once na nakompleto ko yun, pwede na akong mag-transition slowly into my PvP build. Diba? As in F2P na pangmalupitan. Na-analyze ko tong larong tunong nakaraan eh. O, may mga na-imagine na akong build eh. Na pwede siya talagang pang-asar eh. Okay. Anyways, dun muna ako sa update for today or for this week. So, ano na ako? 220,000. And as you can see, nakapag-grind na ako sa mga level 71 plus na mobs. And kapag nag-grind ka kasi sa level 71 plus na mobs, bibigyan ka na nila ng card album na pwede kang makuha ng letter D. And once nakakuha ka na ng mga letter D, mas mabilis na sa'yo mag-fusion ng potentially mga letter C. Na mga letter C, mga purple card na yan eh. At letter C, di ba? Pwede ka na rin i-deposit mga kulang-kulang dito ng mga letter C. Eventually, ano yung mangyayari in the coming weeks. So, I expect ng letter C dito in the coming weeks, makukompleto ko yan via fusion, di ba? Na mga letter D na cards. Okay. So, etong assassin ko pala is agi type, speed type. Kasi yan yung talagang endgame ng isang assassin sa larong to. So sa akin, hindi mo ramdam yung agi type, attack speed type. Kasi igagapang mo pa yung attack speed mo eh. So stat distribution ko, 99 agi. And merong plus 87 na agi dito. And moving forward, puro STR na yung nilalagyan ko para umangat-angat yung aking physical attack value. And kung titignan nyo yung aking attack speed, uy, di ba? 100 plus na oh. Pero kulang na kulang ba yan? Kailangan, I think, mataas talaga eh. Basta hanggang sa kung saan yung sagad, yun yung target ko. Kaya puro agility yung pinabanatan ko ngayon eh, na cards. So, ito yung aking current equipments, still level 60 na set. And makikita nyo, 3 slot na yung aking weapon. And, di ba? Kita nyo ba yan? 1,800 hampas lupa diamonds. Good for na yan? Dalawang item na pwede kong i-3 slot. Ako, ang una kong i-3 slot or ang sunod kong i-3 slot is ito. Yung clock. Para may pasok ko si Baphomet card na letter D. Eto. Kasi mas madali nang mag-grind ngayon ng letter D na cards. So, most definitely, mas madali na itong i-star up in the coming weeks kung ipapasok ko man siya. And then after ng clock, I think ang susunod ko is baka ito muna. Yung shoes. And kapag nag-3 slot yung shoes, pwede kong ipasok si Sino na ba? Ito ata. Yeah, si Matir card. Okay. Or hindi, ito bala. Si muna, Chun-Chun card. Kasi may kasama siyang Flea. Last one. And makikita nyo, busy ka ngayon mag-pastar up ng mga cards. Ito.
Tipo 5 star na. So, ang maximum ko lang is 6 star for every card. Para pag kunyari, gumawa ko ng adjustment, pwede kong ipag-fuse yung dalawang 6 star na eventually magiging ano sila, 7 star. Diba? Kasi later on, mabipace out yung mga kulay blue, papalitan mo yan ng ano, mga kulay purple, and yun yung may papastar up mo. Na eventually sila yung mag-occupy ng mga slot ng ano mo, ng mga items mo. Sa weapon, 2 star na female thief bag, actually, dalawa na yung 2 star ko eh. Ayan o, and may isa pa akong 2 star na ano, wolf card. So sa ngayon, ang nakasalpak is racial tsaka elemental card kasi nandito ako ngayon kay ano, sino na ba to? Sandman, Earth tsaka Formless, diba? Para madali silang patayin. And yun na yung nangyayari sa akin recently dahil nakapag-fuse na ako ng mga letter C, unti-unti nakapag-ibon na ako ng mga ano, racial and elemental cards na magagamit pang grind. Yan, peko-peko, formless, may pang fire na ako dito, may pang brute, okay, may pang fish, and then yung isa rito, fire tsaka earth. Pero hindi ko muna sila start up kasi medyo paan pa mag-start up ng ano, mga letter C. Siguro level 90 plus kapag nakapulot ka na ng mga card album na pwede kang laglagan ng letter C, siguro doon sila magandang i-star up. Sa ngayon, puro ano muna yan, puro tigwa 1 star. Habang tigwa 1 star muna silang, papa-star up ko muna is eto, yung aking female thief bag, yung dalawa. Okay, kasi ano yan eh. Ito ko yan isuot during PvP. And then, eto na rin, papa-star up ko rin to, wolf card. Pero actually, parang balak kong baguhin yan. Feeling ko, babalitan ko yan ng ano, lunatic ada yung nakita kong mas maganda. Yung may kasamang flea. Ito na nga ba yun? Di yan. Ito ata yun eh. Ayan, ito pala. Crit tsaka perfect dodge. I think mas okay na to. Abulin ko yung ano, perfect dodge para pumatong siya sa aking mga ano, existing na perfect dodge. Kasi dito, wala nang ibang agility dito eh. Okay. So, I think yun yung magiging ano, set of cards ko. Dalawang ganito. Agility tsaka flea. Pag na-max star siya, padarehas 8. And then, dalawang ganito. So, may maximum pala na card per item sa larong to. Dalawa lang. Okay, hindi ka na pwedeng sumobra doon. So, eto. Critical. Plus 8. So, dalawang ganyan. 16. Pwede na. Di ba? Pang-grinding. And yung perfect dodge niya, magagamit ko na rin yon for PvP. Ito, di ba? 4 star, 3 star, toad. Ito, dalawa na tong 4 star. Male thief bag, tsaka wild rose. Diba ba? 3 star, 3 star. So, eventually, mag 4 star yan kasi yun yung ginagawa ko ngayon. Kaya makikita nyo, may mga spear ako dito. Ubusin ko to. So, hindi ako titigil magpa-star up hanggang hindi to maubos lahat. Ganun yun. Sa headgear naman, mga ano lang to, kahit ano lang, basta purple para ano, additional combat power. So, cram card dito. Dito, Devirucci kasi at least may ano na siya, STR plus 1. Hindi na pagtsagaan. And then ito, live all mile, mayroon na rin siya, fire reduction. Pwede na, okay, may na pagtsagaan. Pag may nahanap na kapalit, edi yun yung sasalpak ko dyan. So, costume ginagamit ko is eto pa rin, Evil Wing, pampakuna, tsaka eto, high luck, tsaka critical hit rate, pwede na, pang grinding. And then sa aking ancient gear, so level 37 na yung isa, level 15, tsaka level 6. So, tong tatlong to, ano lang naman to, maging active ka lang, eto, dailies. Eto ata, ano, saan ba yun? Endless Tower. And then eto yung ano, mga guild events, okay? And then nagsasalpak na rin ako ng mga affix kapag may gusto ako. Kunyari dito sa headgear, ang magaganda pala rito is yung mga critical hit rate, di ba? Ayan o, ayan o, critical hit rate. Pagdating sa headgear, dapat I think yun yung habulin. Hit rate tsaka critical damage pang grinding.
Sa mga armor, kahit ano na dyan, basta ano, pampakunat, yun na yun. And dapat mataas yung ano, yung grade niya, mga purple or orange or gulay red. Salpak mo lang yung salpak. Nasa ngayon, mostly puro HP yung naisasalpak ko. Ayan, taas ng HP ko eh, 100,000. And di basta-basta namamatay itong character ko eh, magdaling sa ano, yung mga PvP brawl. Tapos patatasin ko pa yung kanyang flea, di ba? So yung iba magmimiss, mga bugok, kasi wala silang hit. Yari sila, di ba? Pati ata sa accessory, puro pampakunat dito ah. Okay. So refinement ko, lahat sila plus 6, except dito. Di ba? Na-downgrade. From plus 6 naging plus 5. So sa ngayon may pantalpak ako, pero ipunin ko na yan. Mga ano, mag-ipon ako na ano, na mga around 10 na pantalpak, di ba? Which is around ano, 850. Pero mal pala na ito, no? 120,000 kada talpak. So 1.2 million. Grabe talaga. Pero pwede na, di ba? So hindi ako gumagamit ng ano, going plus 7. Hindi ako gagamit ng ganito. Sayang. Siguro plus 7, going plus 8. Doon ako gagamit, kasi pag plus 7, tapos nag-fail, possible na bumaba ata yun, papunta or pabalik sa plus 5 eh. Medyo masaklap yun. Okay. And then yung aking gear enhancement, going level 30 na silang lahat. Once na nag-level 30, magiging ano, resonance level 30. Uy, kukunat na naman ako. Physical and magical defense plus 1%. Diba? So yung mga bugok, walang bawas sa akin yung mga yan. So may pet ako and apat na rin sila. Okay, na ngayon ang ginagamit ko is syempre yung purple, kasi pag purple, 'di ba, mas mataas yung bibigay niya na ano eh, combat power. Ganun 'yon. So moving forward yung baba level ko. Siguro yun yung isasangad ko na ano, na pet yung kanyang level. And pwede rin pala ako gumawa ng ano, assistance, oh. Pero bawal ang ano eh, duplicate. So saan ko ba nakukuha yung mga pet na yan? Siyempre, yun sa bago nilang ano, PvE, you know, Elemental Realm. Na ako, dun pa rin ako sa ano, sa first floor. Kasi pag second floor, medyo masasakit yung mga maps yan eh. Hindi pa sila nagmimiss. Aksaya sa ano, sa potion. Nagtipid na tayo ngayon, di ba? So ilan na lang ba pera ko? 11M na lang, visit na yan. Ang mahal para ng ano dito, kad-upgrade 500,000, 200,000. Tapos pag ano, pag mamimigay ng gold or pag mag-farm ka ng Zenny, di ba? Kapiranggot lang yung binibigay. Anyways, wardrobe. Level 6 na ako. So sa akin, meron silang event. Pwede kang mag-draw dito everyday. I think nakachaba na ako ng isang costume dito. Sana dumami pa. And then you have the artifact. Ito pang pay to win, kaya wala talang asahan dito. Ito, sleep nears. Ano na ako, rank 2, level 3. Na ito, ano lang to, sa brawl tsaka guild shop. And then ito naman, rank 2, level 0. Na ito, ano lang to, world boss. Ayun, oh, di ba? Tingnan mo, 550,000 per upgrade. Ang siraulo yung ano, no? Yung developer na ito. Pirap-pirap na nga magpa-Zenny. Tapos ang per upgrade, 700, 500, talagang tarantado eh. So skill, na-discuss ko na to last time. Kapag PvP, gamitin nyo to. Spread virus. Last na ito bumawas during PvP. Talagang papalo ka ng 20,000 to 30,000 or 40,000 DPS. Depende kung gaano katagal yung laban nyo. Dahil sa skill na yan, medyo kakaiba yung skill na yan sa ano, sa version na to ng Ragnarok. And then sa card, tuloy-tuloy pa rin yung ano, deposit. So pro-progress naman. Okay. So once na may nakompleto kasi kayo rito, madami-daming combat power yan eh. Diba? So in the coming weeks, I expect may mga makukompleto ulit ako dito. Kasi nga, may mga letter din ako. And mag-fuse sila into letter C. Then eventually, magiging letter B. So sa guild, may castle kami kayo yun eh. Diba? May castle ba kayo? Malamang wala.
Kasi ang castle, para lang yan sa mga ano, mga malalakas. Ayun, no, hilas. Kami yan eh. So, karoon naman ng ano, additional ano, experience during ano, yung event tuwing ano, 8 PM. Diba? And baka may extra zeny din doon. Pwede na. Eh, ganun talaga pag malakas ka eh. Nakakasali ka sa malalakas na guild. Diba? 220,000 ba naman yan eh. Rank 10 sa ranking ng mga thief. Talagang mag-aagawan sila na kunin yung aking karakter. Ganun yun. Don't forget to participate sa Battlefield, especially yung Dawn Battle. Ayun pala, nakalimutan ko yung rune. Kasi doon mo makuha yung mga runes. Makikita nyo, ito yung configuration ko na ngayon guys ng aking rune. Sa aking attack, P-attack, hit, crit damage, crit rune, tsaka attack speed. Ang mabigat dito yung attack speed kasi medyo may kamahalan siya. Ito siya, 50 fragment. So, para ma-level up ko to, kailangan ko ng 6. Ibig sabihin, kailangan ko ng ano, 300 na fragment. Okay? Pero sulit siya kasi pag ni-level up mo to, from 5, magiging 8 kaagad. So, bakit mahal yung attack speed rune? Kasi nga yan yung endgame ng larong to, di ba? Yung mga speed type na karakter, yan yung magiging ano, mga pangmalulupitan pagdating sa ano, mga PvE, mga boss fight, world boss, tsaka sa PvP. Ganun yun. And then sa defense naman, rank 3 na silang lahat. Ang meron ako is crit resistance, M defense, HP, P def, tsaka flee. So na-unlock ko na yung ano, yung rank 2. So ang next na i-unlock ko syempre is yung ano, rank 5, lahat. So nag-blue lang ako para mas madali silang iparanking, di ba? Kasi pag F2P, dapat pag F2P ka, hindi ka nag-ambisyon ng ano, sobra-sobra, dapat matuto ka sa ano, mga malilit na bagay. Dito, kulay blue na runes, okay? Na okay lang kasi kung kulay blue 'yan and na max ano sila, na max tier mo sila to tier 8. Ma-unlock mo yung mga additional bonus na to. Eh syempre, dadaigin mo pa rin yung mga ano, yung mga naka-purple na hindi naman nila ma-rank up, rank up yung kanilang mga runes. Especially yan pa lang oh, yung rank 5 na benefit. Laging bagay na to ah, di ba? Ito, special bonus na to. Malaking bagay na to sa ano, world boss ranking. Itong pampakunat na to, malaking bagay na to during ano, PvP. Okay, so itong mga next, level 90 na. Then 120. Buti naman, so may time pa tayo na ano, magparank up ng runes bago mag level 90. So hunting park, stack up pa rin ako sa ano, level 10. Medyo mauunat yung mga visit na stem word na yan eh. Pero nasa ranking ako dito eh. Diba? Sa tip. Ayun o, number 12. Okay. Yung mga higher than rank 10, mga ano na yan eh. Mga pay to win na yan eh. Mga may additional physical attack tsaka penetration attack. Kasi nga, nag-top up. Then, endless tower. Di ko ito pinasadahan eh mamaya. Papasadahan ko ulit ito and i-unlock ko yung man dito sa baba. Okay, mga additional experience pa to. Okay. Then, world boss. Di maganda yung world boss kanina eh. Wala akong pang-counter ngayon sa Dema Human tsaka Shadow. Kaya ano lang, rank 18. Pero, pag ibang boss yan, di ba? Matik. Naglalaro ako lagi. Rank 10, papuntang rank 15. Minsan, bumapalo ko rank 8, rank 7. F2B, Hampas Lupa only. Ganun yun. And then sa dungeon, na-open up ko na yung team dungeon na level 17. Problema. Visit na yun, wala akong makaparty kasi tapos na silang lahat eh. Kung mangyayari yan, balikan ko to, solo, ano ko na lang to, solo run ko na lang tong ano, level 15 na to. And then, daily dungeon, ganun pa rin. Nasa ano pa rin ako, deep ticket. Eto, level 75 pa. And elite, yung elite, I think, madami na ako matatapos dito. Hindi ko lang ginagawa eh, natamad ako eh. Mamaya, tatapusin ko yung, ano, iba dito. Sayang yung, ano, additional, ano, rewards. Ngayon, pagdating sa Mart, ano yung mabibilhin nyo? Ito lang, imaginary sword. Dungeon, nag-ipon na ako for level 80 set. Endless tower, tong dalawang to. Rune exchange, ang binibili ko lang lagi yung attack speed.
Battlefield Brawl, syempre. Ito, Sleipnir's Gaze and Friendship. Syempre, Paragon. Ito pala, binibili ko rin to. Kasi, ano eh, tag-hirap na eh. Visit na, ano na yan eh, mga developer. Katanga eh, ano? Walang, ano, walang content para mapag-farm ka ng gold. Kundi asa ka lang sa, ano, yung ganito na grinding. Kasi pag naka-on to, every time na makapatay ka ng mobs, may Zeni kang mapupulot eh. So, talagang pipilitin ka nilang, ano eh, mag-top up eh. Masira ulo talagang developer eh. And then sa taas, sa shop, wala nang binibili dito sa shop. Yung ano na lang, Prakon everyday, eto. And yun lang. Kasi ano na ako, todo dinipid sa Zeni na tong karakter ko. Labit na siyang mamulubi. Growing. Ayan, so sumalat ko lang matapos to, level 72. Diba? Dami ding rewards dito pag natapos mo to eh. And then event, wala man silang malinong event ngayon. Pero mga vision na to, pang pay to win lahat ng event na ito. Siraulo talaga ng developer ng ano eh. Or gravity talaga, matagal lang siraulo nga yan. Anyways, ayun lang. So, makikita nyo, ganito kayo mag-run yung aking ano, character. Siyempre, habang tumatagal lang tumatagal, palupit ng palupit. Especially pag ano, speed type, agi type. Ganyan yan eh. Habang tumatagal, uminit ng uminit yan eh. Diba? Tingnan nyo to. Malupit na to eh. Oo, oh, diba? Ganyan na ba mag-grind yung ano nyo? Malamang hindi pa. Ako pa lang yung ganyan na F2P na nag-grind ng ganyan eh. Oo. Oh. Lakas ko, no? Diba? Partido, wala pa akong ano. Hindi pa ka nalagay, ha? Ano mo nga? Oo. Oh. Oo. Oh. Birahin mo nga. Oo. Oh. Oo. Oh. Diba? Ganyan ba kayo? Ganyan ba mag-grind yung mga hampas lupa scene X nyo? Na Qatar build, sobrang daling i-build? Ganyan ba? Malamang hindi. Ako pa lang yung ganyan, eh. Oo. Oh. Lakas, no? Di ba? Pero paano kaya kung ano, try ko ang tanggalin 'no. Tingnan nga natin ilan 'yung ano. Yung animation niya kanya ano, normal attack kung ano. Gumaganda na or nagiging ano na siya pang malupitan. Oh. Oh, di ba? Ayun oh. Oh. Di ba? Ganyan na ba mag-normal 'yung masinays niyo? Malamang hindi pa. Ito, kulang pa 'yan. Visit na 'yan. Bakal. Ano siguro yan? At mga 250 plus, di ba? So, ilang pangulang ko? Dami-dami pa, visit na yan. So, kulang pa, okay. Konting-konting improvement pa. Pero, abang ano nga, di ba? Abang tumatagal, mas lalong, ano yan, uminit ng uminit. Ganun yon. So, abang ganyan pa siya mag, ano, humampas, isingitan mo pa yan ng, ano, Sonic Blow, syempre. Di ba? Ganyan. Okay. Ngayon, kung kaya mong isonic blow yung isang mob ng ano, dalawa lang, kahit i-off mo muna yung auto. Kanyari, eto. Sa dalawa. Ay, may buff kasi. Kung walang buff, tapos kayang isonic blow ng dalawang beses, kunyari eto, hindi niya kaya. Pag ganyan, wala. Mas okay na, ano, iyon mo yung auto attack niya. Kasi yung mangyayari, sonic blow, dalawang sapak, sonic blow, patay na. O, di ba? Sonic blow, dalawang sapak, sonic blow. Oh, di ba? Ganun yung mangyayari diyan eh. Sonic blow, sapak, sonic blow, sapak. Oh, medyo kinukulang ah. Visit na to ah. Tama ba yung card ko? Formless tsaka earth. Tama naman. Oh. Huwag mo yung pahiya. Visit na to ah. Galingan mo naman. Okay. Tingnan natin. Tantado to ah. Oh. Sonic blow. Sapak. Sonic blow. Oh. Ganun dapat. Diba? Oh. Isa pa. Sonic blow. Visit na no. Sapak agad. Oh. Basta dapat ano lang. Dalawang sonic blow. Tsaka ano. Mga dalawa or tatlong sapak. Pwede na yon. Okay. Anyways, that's it for this video. Thank you, bye-bye. Like, subscribe.